bago likhain ng Diyos ang sanglibutan, ay nilikha niya ang mga anghel. Ang mga anghel ay mga espiritual na nilalang na may karunungan, emosyon, at kalooban. Sila ay may kalayaan magpasya. Alam nila kung ano ang mabuti at masama. Ang mga katangiang ito ay kapwa taglay ng mabubuti at masasamang anghel. Ang halimbawa na lang ng mabuti at naging masamang anghel ay si Lucifer. Ang pangalang Lucifer ay nangangahulugang nagbibigay ng liwanag. Si Lucifer ay isang anghel na nakakasilaw at umaapaw ang kaluluwatian. Halos perpekto dahil siya ay nakakalamang sa mga ibang anghel. Si Lucifer ay isang punong ng mga anghel na naglilingkod at dumadakila sa Diyos. Ngunit hindi ipinapakita ni Lucifer ang kanyang tunay na damdamin. Nang ang lahat ng ibang mga anghel ay yumuko kay Kristo, ay sumunod si Lucifer, kahit na ang puso niya ay hindi puro. Ang Diyos ay nagpatawag ng pulong kay Jesus upang talakayin at pag-usapan ang mga planong paglikha. Ngunit si Lucifer ay hindi pinayagan na dumalo sa pulong. Hindi siya pinayagan na malaman ang plano ng Diyos sa hinaharap. Si Lucifer ay nainggit at nabalot ng paghahangad ng kapangyarihan. Gusto ni Lucifer na maging tulad ng Diyos na makapangyarihan. Ngunit hindi siya napagbigyan ng Diyos. Kaya nagkaroon ng galit si Lucifer at napagpasyahan niya na maging laban sa Diyos. Nagsalita si Lucifer sa mga kapwa niya anghel at sinabing, "Alam ko ang kahinaan ng Diyos. Alam ko kung ano ang sikreto niya at alam ko kung paano maging tulad niya. Sino man ang ibig na maging makapangyarihan ay sumama sa akin laban sa kanya. Kung sasama kayo sa akin, kayo ay magiging Diyos." Naniwala ang ibang mga anghel sa sinabi ni Lucifer, kaya tumalikod ang iba sa Diyos at sumama dito. Naniwala ang ibang mga anghel kay Lucifer dahil kilala siya bilang malapit sa Panginoong Diyos. Matalino at magaling magsalita si Lucifer at kaya niyang paikutin ang sinumang nilalang. Naimpluwensyahan ni Lucifer ang ilang milyon na anghel upang sumama sa kanya para sakupin ang kaharian ng Diyos. Nang sa gayon, sila naman ang maghari. Ngunit batid ng Diyos ang digmaan na hinahangad ni Lucifer, kaya nalungkot ito at nagkaroon ng puot kay Lucifer at sa iba pang sumama dito. Dahil sa puot, tinawag niya si Lucifer sa pangalang Satanas. At ang mga anghel na sumama kay Satanas ay tinawag niyang mga demonyo. Tinawag ng Diyos ang isang magiting na anghel at inutusan na mamuno sa nalalapit na digmaan laban kay Satanas at sa mga demonyo. At nang nangyari na ang digmaan, matagumpay na napatalsik ng Diyos ang mga demonyo at si Satanas sa kanyang kaharian. Umiiral pa rin ang tampo at galit ni Satanas sa Diyos. Kaya nang lumago ang sangkatauhan, ay gumawa ulit ito ng bagay na makakasakit sa Diyos. Nilagyan niya ang mundo ng pagnanasa sa kayamanan at iba pa, upang ang naninirahan dito ay gumawa ng masama. Nagpanggap din siya bilang huwad na Diyos upang makagawa ng mga Diyos-Diyosan, at nang sa ganon ang mga taong mahal ng Diyos ay mawalay at ito ang sambahin. Ang pagtatampo ay tinuturing na kasalanan. Para ka na rin si Satanas kapag nagtampo ka.
Gamitin mo ang pagtatampo sa tamang paraan at hindi sa mali. Huwag kang magtatanim ng galit at huwag kang maghihiganti. Kung gagawin mo iyon, ay parang pinili mo na rin si Satanas.